Thank you very, very much for your overwhelming hospitality to me this morning. My presence here today, as well as my pink gloves, is a tribute to this campus. I will never decline an invitation, no matter how busy I am, from this particular campus. You have always shown me the heights and depths of the idealism of the young Philippines that we meet today. And in addition, you have a long and distinguished history. This campus is part of Philippine history. It was established in 1933. Today, you have three campuses here in Manila, in Makati and Malolos. And very soon, you will have three more campuses in Baguio, in Cebu, and Davao. So I will never turn down a speaking invitation, no matter how busy I am, or even if I'm engrossed in one of my spectacular battles against corruption in politics. Because this is the university, the great campus of Centro Escolar University. I'm not going to give you any more pick-up lines. Since I did that, the ladies and gentlemen in the campuses of Metro Manila have been picking each other up. Danger of a population explosion. That is why I fought so hard for the RH law. But today instead, I will try and give you some advice because I'm not only a mother, I'm also a grandmother. Here are the words of advice. Kung may mahal ka, ipaglaban mo. Kasi alam na ninyo, minsan ang pag-ibig ay parang show calls. Bola-bola lang. Here are some messages from my political enemies. Wala ka ng pimples. Bad news, dahil wala ka ng space. Minsan itong kalaban ko matanda. Dahil may ilig manligaw yan eh. Ano kayo ngayon? Minsan nanligaw at sinabihan niya yung babae. Nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Sabi naman ng babae, bakit sa dugo lang? Bakit hindi napunta sa mukha mo? Sa mga kalaban ko sa politika, ang sabi ko sa kanila ay ganito, siguro fill-am ka, kasi feeling-era ka na, ambisyo ka pa. Ang ganda mo ay parang PLDT, parang pang long distance. Ano yung ginagawa mo kapag nakaharap ka sa salamin? Natatakot ka o natatawa ka? Boyfriend, may ibibigay akong gift sa iyo, pero hulaan mo. Itong Pasko, hindi ba? Binigyan ang lahat ng senador ng halos 2 milyon, maliban ko. Boyfriend, may ibibigay akong gift sa iyo, pero hulaan mo. Girlfriend,
date mo. Girlfriend, Quintas. Boyfriend, hindi, panghilot. Student, ma'am, kumusta po ba ang grades ko? Professor, aba iha, kasing kanda ng buhok mo. Parang gagong ribbon. Bagsak na bagsak. You have kindly invited me to deliver a very short lecture. Don't be afraid, I will extemporize it. A very short lecture on part of constitutional law, which I used to teach in UP. But let me answer you outright. There is no hope for charter change or constitutional amendment during the administration of President Pinoy Aquino, because he has already reportedly told media that it is not a priority in his last 3 years in office. And it's very important that any movement for charter change must be supported by the president. It is the president who writes the national budget every year. So no matter, even if the Congress, for example, passes a resolution calling for a constitutional convention, if the president does not appropriate any amount for the expenses of that convention, then it will not materialize. Just about 5 years ago, the estimate for the expenses of a constitutional convention was some 100 million pesos. Later on, it became 1 billion pesos. And today, most recently, somebody in the Philippine Constitution Association estimated the cost will be at least 8 billion pesos. That is why, and with reason, charter change is not among the priorities of the Pinoy Aquino administration. Ngayon, as I said, I will deliver a short lecture, but first, I will have to acquaint you with the present controversy in which I am embroiled, as usual. Because it involves a constitutional provision. Madaling magsalita, sundin natin ang saligang batas, pero ganito kahirap pala kung mamimilit ka na ipatupad mo ang mga provision sa ating saligang batas laban sa mga tao na akala nila may-ari sila ng pera ng taong bayan. Kaya itong balita na ito na ako ngayon ay iniinsulto at tinatamasak ng kalaban ko, ito napakagimbal na ehemplo ng tatawag nating maruming politika sa ating bansa. If you told this story, persecution against me just because I'm telling the truth, and there was a sparrow, a maya, flying in the blue sky. Kung merong maya na naglilipagan sa anong blue? Sa bukaw. Nakalangitan, naglipad-lipalan siya dyan at makanta. At nakasalubong niya ang eagle. At sinabihan siya ng eagle, Maya, alam mo ba na sinabi ni Miriam ang totoo at ngayon ay inatake siya? That sparrow will be so stunned. Mahihilo siya kaagad at mahuhulog sa kalupaan. Ha? Maging ganon ang reaksyon ng eagle na yon. That bird will be so stunned. Magimbal siya sa narinig niya na mahilo yan sa gulo ng isipan niya at mahulog yan halos patay na sa lupa. Ganon ang ginagawa ng mga politiko. The constitutional provision involved here is found in Article 6 on the Legislative Department, particularly Section 25, Paragraphs 5 and 6. Paragraph 5 provides that if the national budget provides money for a certain item in a certain office of the government, that money should be used only for that item. But there is an exception in favor only of the highest officials of our country, the heads of the three branches of government, who are the President, the Senate President and Speaker, and the Chief Justice. In their case, only there is an exception. They can transfer one item to another item
provided it comes from savings. Ngayon, ang savings, ganito. Halimbawa, sa budget, binigyan ng Senado ng, let us say, 2 billion. At inisa-isa yan sa listahan. 50,000 para sa dito, 100,000 para sa dyan, 500,000 sa kung ano man. Hindi mo pwedeng ipalit-palit yun. Pero kung may savings ka, pwede mong kunin yung savings mo. Di, kayo, kung binigyan ka ng pera, halimbawa, nakumuha ka ng dagdag na tauhan, o kaya bumili ka ng mga katangkapan para sa opisina, o kaya pinaayos mo ang building mo. And by the way, the Senate has no building of its own, despite my advocacy over many years. We are paying rental to the DSIS. I think our rentals run in billions every month. Di kapoy, sayang naman ang pera. Mapatayo naman tayo ng ating building. Kamukha lang ng ibang opisina, ayaw nila. Ako ngayon ang kinagalit nila. Ewan kong anong relasyon ko doon sa sinabi ko lang naman na. Yung mga kalaban ko niyan, punong-puno na ako sa kanila. Inakon ko sila mag-debate kami dito sa CEO. Magbuksing na lang kami. Ngayon ko masyadong violente yan. If that is too violent, then I challenge my enemy. Let us compare legs to see who has the most beautiful legs. Mag-short siya, mag-short din ako. But anyway, di ba savings at Senado? Ngayon, ang pagtatanong dyan ay, pwede bang gamitin yung savings? Sabi ng ating saligang batas, oo. Di natural ang isipin ng taong bayan, pinapayagan ng batas. Di, according to law pala yun, that is the rule of law. Pero, ang problema, ang savings namin, kinuha, tapos pinamudmod, it was distributed, the savings were distributed, the savings were not spent for the expenses of the Senate as an institution, but it was spent as Christmas gifts for the senators. Eh, gano'n mo, kinuha nilang kung ilang million yon, let's say 15, 30, 50 million, at hinati-hati nila sa sarili nila, tapos exempted kami. I don't know what criteria are, because I'm very fond of legal research. After all, I did a doctorate, and that is what most doctorate degree holders are specialists in. They specialize in research on their subject. So I did legal research. Wala akong nakita kung anong criteria mo para ibigay mo sa sarili mo ang savings ng pondo ng gobyerno nang galing sa taong bayan. Ano kaya criteria nila? Bakit exempted kami? Apat kami eh. Ang criteria kaya nila ay beauty? Hindi kami magaganda? Sex appeal? Kulang kami. Ilalim ng ating saligang batas. What a statement to make. If it were made by another person, I would slap him. Ngayon, gamitin natin ang teorya niya na wala palang limitasyon sa kanyang kapangyarihan. Suppose ang buong savings binigay niya sa sarili niya. Ayon ba sa constitution niya? Kasi yun ang sinasabi niya, teorya niya eh. Libre-libre siya, may gastos ang savings ng Senado. Walang makakapigil sa kanya. Walang limitasyon. Suppose, instead na apat kami exempted, apat lang sila ang binigyan niya. Tama ba yun? In other words, we have to observe the methods and the processes of law, particularly the Equal Protection Clause of our Constitution, which says, if you give something to one person,
You must give it to all other persons equally situated. Basta pareho ang circumstances nila, di kung anong binigay na benepisyo ng gobyerno, pare-pareho sila. This action is not only unconstitutional, it is not only morally unconscionable, but it is also an immediate violation of the Due Process Clause and the Equal Protection Clause of our Constitution. And yet, hindi sila nahihiya kung ano-ano ang sinasabi nila laban sa akin. Binasa ang resume ko sa inyo kanina. Hindi yan nagkaroon ng resume ng ganyan dahil lang sa marunong talaga ako. Kung hindi, kinuha ko sa SIPA. Kung magbasa ang mga classmates ko at dormmates sa UP ng 5 oras sa isang gabi, nagbabasa ako ng 7 oras. Hanggat sa memorya ko na, nagduling na ako, hindi na ako. Hindi ko na kilala ang mga kaibigan ko. Nababangga ko pag naglalakad ako sa corridor, alas-alas ng umaga. Dahil natuwid ang paningin ko. Yan ang paraan para maging matagumpay. There is no substitute for hard work, no matter what you say. If you're willing to work hard, you will become a success in your academic career. If you are too distracted, or if you copy, which is even worse, you will never succeed. Oh, tingnan mo kung nangyari kung ka nangopya ng sila yung estudyante. Ngayon yung senador, nangopya pa rin. For maintenance, operating, and other expenses. Meaning to say, mga paggastos opisina. Ngayon, katapusan na ng taon, bakit mo ibibigyan ng additional MOOE paggastos opisina na tapos ng opisina, sarado na? Pagkatapos, sabi ng isang senador, ako, pag nakuha ko yan, ibibigay ko sa mga calamity victims. Hindi yan dapat kasi nakalagay additional MOOE. Ba't may bigay sa calamity victims yan? Ano yan, pork barrel? Kaya magtatanong ko, anong ibig sabihin ng 1.6 million MOOE? Yan ba'y dagdag na pang pork barrel na siyang sanhi na napakalawak ng mga eskandalo sa ating bansa, sa politika? Ngayon, maliban dyan sa 1.6 million na pinamigay sa bawat senador, maliban lang sa yours truly, meron pang dagdag, 250,000, bawat senador, pati na ako niyan, na personal gift ng Senate President. Bakit personal na pera niya ba yun? Hindi. Kinuha niya sa savings niya. As Senate President, di, pera rin ang taong bayan. Paano nangyari ito sa ating bansa? Nang pera ng bayan ngayon ay pwede nang gamitin na personal gift ng Pangulo ng Opisina. When did that vocabulary evolve? Diyan nyo makikita. Pagkatapos, dahil napakataas na collegial body ng Senado, sinusunod na ngayon ang ehemplo ng Senado ng lahat ng opisina sa gobyerno. Sa lahat na, sa buong constitution natin, binibigay lang yung pribilehyo na yan na gamitin mong savings mo sa presidente, Senate President, House Speaker, and Chief Justice. Yan lang sila. Apat lang sila may ganong privilege. Pero ngayon, lahat ng opisina, gano'n na rin ang attitude nila. Pinipilit nilang may savings din daw sila. Kunwari, halimbawa mo, ang dumi-dumi ng opisina, kailangan mag-upa ka pa ng mga dagdag na janitor. Hindi. Ayaw nila. Bibili ka pa ng dagdag na computers. Ayaw din nila. Para mapilit nila na magkaroon sila ng savings at the end of the year. Pagkatapos, kamukha ng mga senador, ipapamigay din nila sa sarili nila. That is, as I said, the grand nanay of all rackets in the Philippines. Ganon ang ginagawa nila. Pagkatapos, pag sinabi mo katotohanan sa publiko, ikaw ngayon ang masama. Lahat na sa katawan ko, simula sa buhok ko hanggang sa sapatos ko,
natake na sa media. Now let me move on to my lecture. A constitution is normally defined as the social compact, the fundamental law of the land, the supreme law of the land, the paramount law. But what do these words mean? Words are only symbols so that we can communicate with each other. Behind every word is an idea. So what is the basic idea of a constitution? A constitution is a social compact. In other words, a treaty, even if unwritten, among people living together, exercising their common sovereignty. Dahil isa silang komunidad, di meron silang sovereign power. Ibig sabihin, wala makukontrola sa kanila kung hindi sila lang. Exercising their sovereignty so that they can define, number one, the rights of the citizen. Yan ang primordial function of a constitution. To enumerate in clear categorical terms, anong karapatan ng taong bayan? Yan ang pinakauna. Pangalawa, the limits to the power of the state. Anong mga limitasyon sa kapangyarihan ng ating bansa? And number three, to set norms of behavior that are the yardstick of social behavior among the residents. So that if any norm of the Constitution is violated by any law, that law becomes invalid. That is the meaning of the Constitution. That is the meaning of, it is the fundamental law of the land. So what? What is the meaning of fundamental law? What is the meaning of basic law? Ang ibig sabihin, basta nilabanan mo ang Constitution, guilty ka kaagad, o kaya kung anumang batas ang pinasamo, invalid yung batas na yon. Ngayon, a constitution is an exercise of act of sovereignty. In whom does sovereignty reside? Answer me. The people. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. That is what our constitution says. Kaya hindi sa makapangyarihan yung papel na yon kung hindi makapangyarihan ang taong bayan na sumulat ng papel na iyon. A constitution is an exercise of the sovereignty of the people. Kaya kinusunod natin, hindi dahil sa nakasulat dyan, kung hindi dahil sa yan ang kagustuhan ng taong bayan. That is a constitution. Ngayon, ang constitution pwedeng palitan din ng taong bayan. You can do that either by convening, normally by convening a constitutional convention. Pero then you will have to have the question of representation. Whom shall we represent in the constitutional convention? Maybe two people from every legislative district? Di ang dami nun. How long should we give them to work? Some people say 6 months, some people say 1 year. Some people say whenever they think that they're finished with their work. So that's another complication. But always in government, we always, always, always follow the Constitution. And it's not enough to be literate to be able to apply the Constitution. Hindi ulit binasa mo kamukha ng mga senador, basta binasa nila, akala nila yun na yun. Eh di kung ganun yun, wala nang kailangan pa ng subject na tatawag sa College of Law na constitutional law. Constitutional law consists of the study not only of the Constitution, but also of all the decisions of the Supreme Court which interpret the provisions of our Constitution. So, constitutional law consists of two things. Number one, the provision of the Constitution, plus number two, the jurisprudence or the cases decided by the Supreme Court, which explain what that provision means. There are certain rules of statutory construction. Kung pumunta ka sa mga bookstore avenues, go to a bookstore, you ask for a book on statutory construction or constitutional construction, you can buy one whole book. There are certain rules you have to follow. So it is not a question of just being literate. Yan ang problema kung minsan sa Senado, dahil hindi naman sila mga abogado. For your information, there are senators in the Philippine Senate who did not even finish high school. They have not even finished high school. Ang mga pulis, pag pumasok na pulis, huwag mo naman kayo pumasok na pulis, taga-Central Escolar kayo eh. Pero kung pumasok ng pulis, kinakailangan meron kang degree.
bachelor's degree. Pero para kang maging senador, hindi kailangan ng bachelor's degree. Kita mo yon? Kaya ganyan lumalabas na naingay eh. That's why there's so much unintelligible noise emanating from the Senate, because there is no educational requirement. Well, anyway. Ngayon, the rules of statutory construction are usually written in Latin. For example, there's what is called the most common rule in statutory construction. It is called ejus dem generis, that is a Latin word, or nocitur associis. It means that when you have enumerated a list of things or groups of people in the Constitution, and then you say etc. or and other similarly situated, you must interpret that to mean not that you have official license to expand it to all other people or all other activities of similar nature, but you must follow the kind of items that were enumerated. So the etc. should mean and other items similar, if not identical, to those that have already been enumerated. That is a peculiar law of statutory construction. For another example, there is a principle of statutory construction. Expressio unius, exclusio alterius. To include something means that you have excluded all others. So you have to know all of these rules before you can interpret what the Constitution means. That is why we have a subject in law school called constitutional construction or constitutional interpretation. That's why it is said that constitutional law is the most difficult of all subjects to pass. Because it's not a question of just reading it as if it were an encyclopedia. You have to be familiar with all the decisions of the Supreme Court on that subject. Ngayon, you might ask me, I think that is the gist of your symposium, what changes should we have, should we ever have a constitutional convention? And I have written them down in legalese so that you will see how lawyers talk, but I will interpret them for you in layman's terms, because otherwise you will not be able to understand me. Constitutional law has its own language. It's like talking in code to some other person. Just like international law, when you go abroad, you talk in a different way. You use certain terms of art that are not used in ordinary speech. That's why sometimes my colleague cannot understand what it is that I'm saying, and then I begin to lose my temper. That's because we come from different places. Ngayon, halos siguro lahat sa inyo, we're not here when in 1987 the present constitution was ratified. It has been in effect for about 25 years. So nakikita na natin anong resulta. Kailangan mo minsan na mapalit din tayo ng constitution because nag-iba na ang sitwasyon. Changing circumstances demand a new constitution. Kasi hindi naman pwede na nakita mo, na prophesy mo ang mangyayari sa kinabukasan. So you cannot write a constitution that will be good for all time. Although the main characteristic of the constitution is permanence. You should not also amend your constitution as if it were an ordinary law that you pass it today, 5 years later, you discard it or you repeal it. No. A constitution should last about one generation, about 30 years, no? Malapit na rin yung ating constitution. So this is a summary of my proposals. Number one, shorten the constitution. Ang haba ng ating constitution, nagwala sila. Our constitution is both very noisy and verbose. Para bang politik.